Ito naman, idol, makakausap niyo naman po itong si si Jerome Domingo. 20 years old po siya, idol, at itinakwil po siya ng kanyang nanay, idol, dahil sa kanyang pagiging Becky. Okay, hindi po matanggap ng kanyang nanay ang kanyang kasarian. Bakit daw kasi siya nakikipagrelasyon, idol, sa kapwa lalaki. Okay. Ngayon, mga kapatid, ang gusto niya mangyari ay humingi po ng tawad sa kanyang ina na patawarin siya sa pagiging Becky. At gusto niya na bumalik muli, idol, ang respeto ng nanay niya sa kanya at maging okay na po sila. Okay. Pagbatiin natin sila. Sige, kung yun ang request ni Sir Jerome. So, hindi matanggap ng nanay niya yung kanyang kasarian na siya ay Becky. Alright. Sir Jerome, magandang hapon. Magandang hapon po, idol. Ah, sir, masyado malakas. Dahan-dahan ng konti, sir. Yan. Okay. So, kailan po kayo tinakwil ng nanay niyo? Noong ano pa po, 2018 pa po. Okay. Bakit hindi matanggap ng nanay niyo po ang inyong kasarian? Has it something to do with her belief sa reliyon niya? Sir? Bakit po hindi matanggap ng mami niyo yung inyong pong kasarian, yung pagiging Becky niyo po? Hindi ko po alam, sir. Ano po naging reaksyon niya nung malaman niya po na kayo po'y Becky? Sinabi niyo ba sa kanya o na-discover lamang niya po? Hindi po. Hindi ko po sinabi sa kanya. So, paano niyo po nalaman? Nakapag-relasyon na po ako sa ano, sa kapwa ko lalaka, sir. Doon niya palang nalaman. Nung nalaman niya, nagalit po siya. Apo. At tinakwil kayo. Okay. Ang gusto niyo po, sir, eh, patawarin ka ng nanay mo. Apo. Bumalik ulit yung respeto niya sa inyo. Okay. Nandiyan na ba si Ma'am Jessely Manigos, yung mother? Ma'am Jessely, magandang hapon. Ma'am Jessely? Nay? Nanay Jessely. Hello po, magandang hapon po. Madam. Okay. Bakit di niyo po matanggap itong kasarian ni Sir Jerome ng anak niyo? Madam. Apo. Bakit ninyo po matanggap? Nanay Jessely, pakitanggal po, paki-off po yung monitor niyo dyan. Dito lang po kayo makinig sa cellphone po ninyo. Huwag po kayo makinig sa radyo, TV, or sa ibang social media po. Dito lang po, sa cellphone lang po ninyo. Hello, ma'am? Apa. Alam niyo po, Ma'am Jessely, yung pong pagiging Becky o pagiging lesbian ng isang tao, hindi niya po kagustuhan yun. It's not by choice. Ipinanganak na po siyang ganun. Paano ko po i-explain? Sige po. Go ahead po. Paano ko po ba i-explain? Sige po. Hindi po totoo na yan siya ay Becky. Marami po yung nakarelasyon dito na babae po. Oh. Nakikipagrelasyon po yan sa mga Becky. Kumbaga, ewan ko sa kanya. Kasi yata may mga bisyo siya. Ah! Sa Becky po ata niya kinukuha yung pang-suporta niya sa bisyo niya. Ayun naman. Marami po siyang ginagawang kalukuran, sir. Okay. Lagi po akong napapahiya, sir. Ah, okay, okay. Katotoo lang po, iniyakan ko na po yan, sir, nang paulit-ulit, magbago lang siya. Ayun. Sa madaling salita po, sumuko po talaga ako sa kanya. Okay. Dahil pinapili ko po siya, sir. Kung ano bang gusto mo, barkada ba o kaming pamilya mo? Dalawang beses binili niya barkada niya. So, binigay ko yung kalayaan niya, sir. Ano po yung mga kasi, bisyo niya? Hindi ko po siya mapigilan talaga kung anong gusto niyang gawin. Yun po talaga ang gusto ano niya. Ano po yung mga bisyo niya, Nay? Ang pagkakaalam ko po, sa mga sabi-sabi dito kasi po ako'y busy po noon nung hindi pa nag-lockdown. Apo. Katrabaho po ako. Apo, ma'am. Tapos, ang sabi-sabi sa akin, nagmamariwana. Naninigarilyo. Kung ano-ano pang mga maliliit na bisyo. Eh wala okay. Naman pong magandang trabaho para pang-suporta dun sa bisyo. Nitong huli po na ano, last December, hindi po nitong December na to. Diyos ko po, napaiyak ako ng sobra. Halos po maglulumpasaya po doon sa trabaho ko, sir. Kasi
yung bisita nung kasamahan ko sa trabaho, balik kapatid niya, bumisita sa kanila, ninakawan po niya ng cellphone. Ako? Nandoon po kami. Ako po, sir, tinawag doon sa office. Nag-resign po ako nung time na yun nung malaman ko. Pero pinatawag ako ng boss ko. Kasi hindi ko naman daw kasalanan kung ano, hindi ko naman daw tinuruan si Jerome na ganun. Kaya wala akong kasalanan sa ginawa niya. At saka hindi naman po siya ano, minor, kaya hindi dapat kisisihin, ma'am, sa mga ginagawa niya kalokohan. Hindi po siya minor, kaya po pinabayaan ko na siya sa gusto niya, sir. Okay. Ang dami po kung i-detalye ko po sa inyo ang mga kalokohan niyan, sir. Hindi po tayo matapos, sir, na isang araw siguro. Siyon, ganun, sobra ka, kadami, sobrang pagkaloko-loko itong anak niyong si Jero. Yes, sir, yes, sir, promise, kahit... Sino pa ang tanungin ninyo dito, sir? Kasi sa trabaho ko po dati, grabe po talagang kalukuhan yan, sir. Ano-ano kaya po, halimbawa? Kaya okay, sige ma'am. Huwag natin ubusin yung buong araw. Maski na ilang minuto lang. Ano-ano pa mga kasalanan nito? Nagkikinig na po siya. Kasi pati kami, niloko niya eh. Ano-ano pa mga kasalanan nito? Ay, sir, mahina po ang signal. Okay, sige. Hanap kayo na magandang signal. Ma'am, Jerome. Sir. Hindi naman pala kasarian ang problema rito. Hindi naman pala ikaw ay Becky. Eh, ito po pala. Ikaw pala ay nakikipagrelasyon sa mga Becky para pirahan ang mga Becky. So, ibig sabihin, call boy ka. Sir, wala po akong sinabi na ito. Na yun po yung dahilan po kaya po ako nangingin ng tawad. So, sir, yung nanay mo, konsumidong-konsumido na po sa inyo. Opo, sir. So, gusto mo mag-sorry? O, sige, okay. Nay. Nay. Pa. O, gusto niya mag-sorry sa iyo? Ito, kausapin po kay Nay. Sige, kausapin mo na, sir. Sir Jerome. Kausapin mo na si nanay mo. Ma. Ma, bago na yun naman ako, may. Patunayan mo muna, Jerome. Jerome, patunayan mo muna. Maawa ka sa akin. Patunayan mo muna. Ako na lang ang bumubuhay sa mga kapatid mo, Jerome. Wala pa akong trabaho. Maawa ka sa akin, Jerome. Patunayan mo muna na bago ka. Kumulong mo dito. Lagi na nagganito eh. At dami mong kasalanan. Pinangga mo yung kotse ni boss. Anong gagawin ko? Ha? Pinangga mo yung kotse ni mother. Ha? May isang pagkakataon na lang makapapatunayan ko po. Sobra na ka na mag-iilan, hinabot ko sa'yo, sobra ka na! Sabi ko sa'yo, patay na ang papa mo, kaya magtulungan tayo kahit hindi ka man magpasaway, kahit hindi ka magtatrabaho, magpakabait ka lang! Hindi na lang, gusto ko lang sila bumakasaw. Patunayan mo, nagbago ka, maawa ka naman sa akin, mga kapatid ka pa, hindi lang ikaw! Wala na akong trabaho, Jerome. Anong gagawin ko? Ilang beses pa kitang iniyak ka. Nagbubakawa ako sa'yo. Magbago ka. Anong ginawa mo? Tinatawanan mo lang ako. Paulit-ulit, wala ako niluloko. Pati mga alkansya ng mga kapatid mo kinukuha mo. Anong gagawin ko? Pati mga gamit ko dito, pinagkukuha mo. Anong gagawin ko kung nandito ka? Anong gagawin ko sa'yo kung nandito ka sa bahay? Magpantay na naman sa'yo magdamag. Kalalabas ka naman ng bahay na hindi nagpapaalam kung ano-anong pangay mo. Pasalamat ka. Hindi kita pinakulong na kinuha mo yung cellphone. Nagbayad pa ako ng cellphone mo, Jerome, nung inutang mo. Ha? Anong gagawin ko ngayon kung nandito ka? Kung paano kung gumawa ka na naman ng kalukuhan, Aber? Ano yung pambabayad ko? Ah, so hindi po siya naka... Pag nagawa, ginawa ko pa ulit. Oh, sige, patatawarin kita pero hindi ka na pwedeng pumunta dito sa bahay. Bakit? Nasa tamang edad ka naman eh. Buhayin mo yung sarili mo. Patunayan mo na nagbago ka, saka ka pumalik. Hindi yung ganito na... Ako pa, hihirapan mo magbantay sa'yo. Okay, ma'am, tama po yung pagkasabi nyo, agree ako dyan. Patawarin mo siya, pero wag muna siya umuwi ng bahay dyan. Baka pag umuwi siya dyan, pipitikin niya lahat ng mga gamit ninyo, pati alkansiya ng kapatid, grabe yon. Walang patawad.
Ang problema po niya, nangungutang pa po kung saan-saan, tapos pinupuntahan po ako dito ng mga inutangan niyan. Eh ngayon wala na akong trabaho, ano po yung pampabayad ko dyan? Jerome, baka kaya gusto mong bumalik kay nanay dahil yung mga beki na pinipirahan mo, wala nang pambigay sa'yo, kaya balik ka kay nanay at doon ka na naman kukuha ng pera at sa pamagitan niya ng pagnanakaw ng mga gamit niya at pagbebenta at pagsasanla, pagsusungkit ng mga alkansiya ng mga kapatid mo, grabe. Oh, Sir Jerome. Hindi po, di ko na po talaga ulitin, sir. Ano pong guarantee na hindi mo na ulitin? Ano pang bisyo mo, Jerome? Sigarilyo lang po dahil. Marijuana? Hindi po. Shabu? Hindi rin po, sir. Solvent? Hindi. Solvent? Hindi po, sir. Fentanyl? Hindi po. Heroin? Ano lang po, alak lang po tsaka sigarilyo dati po, sir. Okay. Pero, sir, hindi ko masisisi yung nanay nyo kung ganun po yung naramdaman niya ngayon dahil ang dami na po kayong ginawang violation sa bahay nyo, sa nanay nyo, pati sa mga kapatid nyo. Akalain mo pati alkansiya ng mga kapatid mo, sinungkit mo. Hindi ka na naawa doon sa kanila. Nag-ipon mo ngayon para one of these days, rainy days, meron silang masusungkit at may kukonvert yun sa buo, pera at makabili ng mga gamit nila. Eh kaso sinungkit mo na. Di ba? Magparehab ka siguro, sir. Kaya po ako nangingi ng tawad po, sir. Eh. Oh, nay! Humingi po ng tawad, ma'am. Papapatawad ko nga po yan, sir, pero hindi na po pwede bumalik yan dito, sir. Okay. Sige, choice niyo po yan, nay. Anyway, siya po ay nasa tamang gulang na. Opo, nasa tamang edad na po yan, sir. Tama, tama. Hindi mo na siya kailangang kupkupin pa. 20 years old siya. Hindi yung tulad ng siya po ay 15 years old, kaya obligado kayo talagang kupkupin siya. Pero since 20 na siya, bahala sa buhay niya. So yan, Sir Jerome, pinatawad ka ni nanay mo, quits na, pero huwag kang umuwi sa kanila. Anong reaction mo? Gusto ko na po kasi umuwi. Bakit mo gustong umuwi? Namimiss ka na po sila. Namimiss mo nanay mo, namimiss mo mamitik na mga gamit ni nanay. Sa bagay, dyan sa tabi ni picture ni nanay, may mga CD pa doon, no? Pwede pang pitikin yan. May speaker pa. Nay! Oh. Ano-ano bang napitik na nito? Rami-rami na rin po. Tulad ng? Una yung elakansya ng kapatid niya. Oh. Tapos, yung dalawa niyang kapatid, mga gamit din ng kapatid niya. Oh. Lagi silang nag-aaway kasi kinukuha yung mga yung kapatid niya na hindi ginagamit ng mga damit. Siyempre, iniingatan po yun. Mm. Kinukuha po niya. Tapos malaman-laman, naka po sa Facebook, suot na ng mga barkada. Eh yung kapatid niya, nanggagalaiti sa galit kasi siyempre, iniingatan niya, hindi niya ginagamit yung para ano, maganda pantingnan pag may lakad siya. Tapos yung mga personal nung mga gamit pa sa akin, kung ano-ano pang mga kinukuha niyan dito. Ano po mga gamit yung ma'am kinuha niya, halimbawa? Kumuha din yan sa akin ng cellphone, sir. Naku. Ewan ko kung saan niya dinala. Nakadalawang beses na ata ng cellphone niyan sa akin. Ay, sinanlayo. Bukod pa doon sa umutang ng cellphone, sir. Tapos hindi niya nabayaran. Tapos sabi sa akin, nabili na daw niya yon. Tapos ibinintan niya sa akin ng 2,000, sir. Mukat-mukat ka, sir. May pumunta sa trabaho ko, sir. Ma'am. Yung nag-garantor sa kanya. Yun daw cellphone, eh, kinukuha kasi hindi pa bayad. Siya daw ang magbabayad nun kung hindi bayaran. Ma'am, tanong po ni Erica De Mesa. Wala ko ba siyang pinipitik ng mga personal yung mga damit, gamit? Personal? Sir po. Yun po, mga damit po, mga kinukuha niya yung mga nakikita niyang may mga branded na damit. Pati yung mga damit niyo po, mga damit niyo pinipitik niya? Opo. Ito, ito po, sabi ni Erica, Erica De Mesa, buti ma'am yung brand new at panty hindi niya pinitik. Sabi ni Erica. Hindi po, mga, sa totoo lang po yung mga personal na gamit na mga anak ko, yung mga hairband, kung mga ano-anong talit sa buhok. Oh. Naka-post po doon sa girlfriend niya, naka-post sa Facebook, malaman namin nawawala yung gamit niya, nandun na sa girlfriend. Naku po. Naku, mabarkada pala talaga ito. Okay. Sobra pong sakit sa ulo.
Okay, well, na hindi ko kayo masisisi kung ayon niyo na siya patuloyin sa bahay niyo, bagamat pinatawad niyo na. Maganda po 'yung pinatawad niyo na, pero correct din niyo na 'wag mo nang patuloyin dahil baka pumitik na naman 'to at sakit sa ulo lang po ito sa inyo. At pala utang pala, edi pati kayo ma'am nagkaka-consumption ng gusto, dapat hindi na kayo nagkaka-consumption, special the fact na wala nang kayong trabaho, dagdag pa ito siya sa papahirap sa inyo. Sige, Nay. Sir Jerome. Yo po. Okay, pinapatawad ka ni nanay. Okay na. Pero huwag ka munang bumalik sa kanila. Okay? Gusto ko na po umuwi sa amin. Nag-miss ko na po talaga sila. Ayaw nga ni nanay. Saan ka ba nakatira ngayon? Nasa Valenzuela po ako. Nakikitira lang po. Oh. Maghanap ka ng trabaho, maghanap ka ng room for rent. May edad ka na, tama, 20 years old ka na, maghanap ka ng room for rent and then maghanap ka ng trabaho. Wala po. Yan sir, may kinakasama daw po yan sir. Wala pa po trabaho sir. Ano pong kinakasama niya, Nanay Jessely? Ang babae nag-chat po dito sa isa kong anak na yung kasama, kinakasama niya. Eh yan siya, nagsasabi na hinihiwalayan na daw siya, pinapalayas na po siya dyan sa ano, ay, bahay ng babae. Hindi po totoo yung pinapalayas po, hindi po totoo yung pinapalayas. Oh, kung hindi ka pinapalayas, di tumira ka na dyan sa girlfriend mo. Hindi po totoo yung pinapalayas ako dito. Oh, hindi ka pala pinapalayas, di, dyan ka na lang muna, stay ka na lang, kaysa naman pusisiksik ka ni nanay, ayaw na ni nanay makita yung pagmumukha mo, sir. Sir, nahiya na rin po ako dito, wala rin po silang masyadong... Ano eh, yung tamang pera po para ano eh. Kaya nga, para hindi ka na mahiya, maghanap po ng trabaho. At kapag may trabaho ka na, mag-contribute ka. Yung nga po, wala pa po ang trabaho eh. Hinahanapan po po ako ng mga rapid test, ganun po, swab test. Oh, kasama naman yun, magpa-rapid test ka, natural. Ganun po, wala po kami pera pang ganun eh. Hindi ko pa alam kung saan may kukuha eh. Pag halimbawa, i-sponsor namin, mga magkano tingin mo kailangan mo para tulong namin sa'yo? Maliit lang yun, sir. Mga magkano, halimbawa, kunyari, bigyan ka namin ng pangkabuhayan, magkano bang kailangan? Motor? Hindi po, ganun. Lang po? Sa pangtindahan, okay lang po yun, pangdagdag. Magkano? Si Sherry daw, sasagutin si Sherry. Hindi po alam kung magkano yun, hindi po ako marunong sa ganyan eh. Oh, food cart, business, okay ba yan? Marunong ka ba magluto ng ano, yung, ano ba tawag nun? Quick, fishball, lugaw. Opo, marunong po. Marunong ka noon? Okay. Anong tawag niyan? Yung food cart. So, opo. Food cart, para maikot-ikot mo, ilagyan natin ang motor. Ano bang kaya mo ang driving? 300cc, 500cc, ano yon? Ano bang motor? Ang ikabit natin dyan. Okay lang po, kahit bike lang po. Bike, at saka food cart. Okay. Opo. Tapos, bilihan ka namin ng mga damit, sapatos, para, kung ano ka, presentable. Opo, sir. Okay. Sabi. Mga anong klase mga damit? Kahit okay lang po, kahit magka-sexy 50 lang po. Ayaw mo na mga Christian Dior? Okay, hindi ko naiya po, hindi ko po. Ayaw mo yung mga, ano ba mga ano, sapatos? Gusto mo? Balenciaga, gusto mo? Umurahin lang po sa happy. Hindi, kasi go muna, kasi kapag halimbawa nangailangan ka, yung suot mong damit, yun ay benta mo. Oh. Hindi po ako nagbebenta ng yung kinukuha ko pang damit na ano. Kila mama, hindi ko po binibenta yon. Jerome, ito na lang po. Binibiro lang kita. Gusto ko Sir Jerome, tumindig ka na sa sarili mong mga paa. Therefore, sir, dapat ikaw ay maghanap ng trabaho. Pilitin mo. Ngayon, wala kang pang, ano, tawag ito, yung antigen? O dumiskarte ka, sir? Alam mo na yan, 20 years old ka na. Magkano ba yung antigen ngayon? 2,000? Opo. Oh. Manghinam ka ng 2,000 dyan, tapos sabi mo, babayaran ko kayo. Pag, wala po akong kilala dito. Oh, eh yung tinitira mo dyan, mag-utang ka dyan. Wala rin po akong mautangan dito, sir Rafi. Eh wala, pasensya kung ganun. Opo. Nay! Pa? 2,000 pang antigen. Apa. Bibigay ka sa kanya o hindi? Sa totoo lang po kasi, wala na akong tiwala dyan, sir, pagdating sa pera. Ayun. Wala, Jerome, wala na magtiwala, sir. Pati kami, nag-aalanganin na rin ako.
Ikuwangin na lang kasi po ako ng ano. Kung pang swab test lang po, kaya ko naman po suportahan niya kung magbabago siya. Odette, tawagin mo si Jerome sa baba. Hindi, meet to kayo sa... Tawag mo si Geisha sa kasi Jerome. Baka mamaya, baka malay natin. Tumatawa sila Jerome kanina nakita ko sa baba. Tawagin mo si pakitin mo din si Jerome sa kasi ano si Gayson. Baka 'yun magbigay ng pera sa kanya. Kilala mo si Jerome namin dito, Jerome Domingo. Sir. Meron din kaming Jerome dito. Baka 'yun, baka tulungan ka. Alam mo, Sir Jerome, once upon a time ako po 'yung naging katulad niyo rin, napabarkada po ako. Ito ay para pangaral ko sa lahat ng mga kabataan. Wala pong naidudulot na maganda ang barkada. Lalo pa kung yung barkada niya maraming bisyo. Dahil in the end, ikaw ang kawawa rito at kawawa yung pamilya mo. Totoo yan. Ang barkada masarap lang kasama hanggat meron kang ma-share, maibigay, may pakinabang ka sa kanila. Once na wala ka ng pakinabang, tulad nito, wala ka ng pakinabang sa kanila, wala na, pinabayaan ka na. Iwan mo yung barkada mo. Matagal ko na po silang tinakwil, sir, mga barkada ko. Then, patunay mo kay nanay ito, ha. Tuturuan kita, Jerome, seryoso na to. Maghanap ka ng trabaho. Pakitin si Gaze at saka Jerome. Maghanap ka ng trabaho. Ay, sir, meron na po akong mga napasang, mga requirements ko. Kaso po yung rapid test po, tsaka ano, okay, swab test po yung mga hinahanap ko sa akin. Okay, wala sige. Papaalam na kami. Okay, si Gayson daw, Jerome, at saka si Jambi, itong tatlo, gusto ko rong pangaralan. Tumatakbo na. Tumatakbo, bilis lang. 1 minute lang. Sige. Tingnan natin, baka mamaya mayroong gustong tumulong sa kanila. Oo. Hindi, pero ako, hindi. Ayoko. Malay mo itong tatlo, kasi nakita ko sa baba, nagtatawanan to sila Jerome, at hindi natin alam kung anong gustong mangyari nila Jerome. Halika, Jerome. Sir. Gayson, dito kayong tatlo. Dali, mami. Kailangan ng 2,000 daw nito. Bilis na, pasok na, Jerome. Pasok. Dito, pasok. Okay, Gayson, pakita yung picture. Sige. Okay, dito. Okay. Ayan. Sige, dito, pakita yung litrato. Humingi siya ng 2,000 pang antigen kasi dati mga Becky ang piniperahan niya at wala siguro bigay sa kanya ng pera. Ngayon, inatasan na siya kaya naghahanap siya. Okay ba sa inyong tatlo? Tapos po kami ngayon. Sir, anong pandemya? Ikaw? Mahal naman ang antigen na yun, 2,000. Katukaya mo, ayaw mo. Bigyan, 2,000. Hindi. Ano, tsaga-tsaga ka muna. Quarantine ka, tas tubig na mainit lang. Tagaling ka rin. Soap-soap ka muna lang. Soap-soap ka muna, tapos hot water. paano kung gusto niya makipagbarkada sa inyong tatlo? Barkada mo. Basketball tayo. Magaling kami makipaglaro ng taguan. 3-1, basketball. Okay, ayan Jerome. Wala, pasensya na Jerome, ha? Jerome, papangalan mo, magpalit ng pangalan. Mamaya, ako singilin yan. Okay na. Sige, napos na. Salamat sa iyo, Jerome, Jambi, at Kayson. Sir Jerome, pasensya na po, ha. Nay, salamat po, Nay, Jessalie. Okay na, at least. Okay. Nagkapatawaran na, pero wala mo nang puntahan sa bahay. Sige po. Yeah.